BTS Armies, may good news ako sa inyo. Alam kong namimiss nyo na ang hottest boy group mula sa Korea. Kaya eto na ang latest. Nakalabas na ang isang miyembro na si Jin mula sa kanyang military enlistment. Pero marami pa ang nasa loob. At habang hindi pa sila kumpleto, may virtual reality room kaming ipapakita sa inyo na para kang nasa VIP seat ng BTS concert. May kuweba din kung saan papasok sa tinatawag na BTS Universe. At marami pang kakaibang sorpresa na dala ng modernong teknolohiya. Ang galing! Hindi na namin kayo bibitinin dahil eto na ang Solid BTS! Na-miss nyo na ba ang mangga tinig nila? Sila ang Bangtan Boys o BTS. Binubuo nina Kim Namjoon o RM, Kim Seokjin o Jin, Park Jimin o Jimin, Jang Hosa o J-Hope, Kim Taeyong o V, Min Yoongi o Suga, at John Jungkook o Jungkook. Ang phenomenal boy band group mula sa South Korea. Ika-13 ng Hunyo 2013 nang unang masilayan ang galing sa pagkanta at pagsayaw ng grupong BTS at nagkaroon ng kaliwatkanang parangal na umabot na sa 800 mula sa Korea, Japan, UK at hanggang Amerika. Kabilang na dyan ang pagiging number 1 sa Billboard Hot 100. Sila ang natatanging may pinakamaraming awards bilang mga artist sa kasaysayan ng South Korea. They capture them through emotion. And siguro right now, especially sa mga kabataan, as we observe, parang nagiging widened sila when it comes to mental health. And BTS's songs actually is all about mga struggles ng mga youth. Kaya din dun sila sumikat. Sa likod ng kasikatan ng BTS, ang kanilang mga tagahanga, sila ang tinatawag na Adorable Representative MC for the Youth o ARMY. Nasa mahigit 90 milyong fans, sa buong mundo ang nakikisabay sa tugtugan at sayawan ng Bangtan Boys. At syempre, hindi papahuli ang mga BTS ARMY sa Pinas. BTS nga raw ang nagbubuklod sa kanila galing sa iba't ibang larangan at estado sa buhay. We are BTS Philippines! Tulad nina Rio na isang junior high school teacher, Jana na estudyante sa kolehiyo, Zareen na isang administrative assistant at lawyer na si Miriela. I met more people, not only from the Philippines, pati from other parts of the world. We all understand each other and we are all brought together by our love for BTS. Teacher kasi ako, and then by their song, although, ma'am, paano ba yun? Di naman namin naiintindihan. Sabi ko, tingnan niyo yung meaning, pwede niyo naman i-translate and what. Ayun, hanggang ginagamit ko na siya sa PowerPoint. So, na-explore ko siya na madami rin palang makakaintindi sa akin. Madami kang magiging friend. In a way na maganda kasi hindi sila nagdudulot ng bad influence. And dahil dito sa BTS, tas dun sa BTS family, naging yung lumawak yung pagiging positive ko. Silang apat miyembro ng BTS Philippines na buo ang grupo noong 2015. Sa ngayon, nasa 70,000 na ang kanilang miyembro. At nagkaroon pa ng isang exclusive subgroup para naman sa mga BTS ARMY moms. I thought na, teka, mommy na ako, baka ako lang ang nag-a-admire sa BTS. So when I created BTS ARMY Mom International, I was really surprised na ang dami pala namin. Not only in the Philippines, I have members worldwide. Ang BTS ARMY Mom International ay mayroong mahigit 6,000 miyembro, kabilang ang ilang mga mommies mula sa abroad. Magkakaiba man ng lengguwahe at lugar na pinanggalingan, abay BTS daw ang kanilang universal language. I still encourage everyone to go to the page to interact because dyan nagsisimula yung friendship eh. Nagkakaisa rin sila sa pagtulong lalo na sa mga nasalanta ng sakuna.
hindi mo kailangan kami i-provoke or hindi mo kailangan kami diktahan. Parang wholeheartedly we would help because we see BTS that they help others willingly, wholeheartedly. Ganyan ka solid ang ARMY. Sa kasiyahan at kalungkutan, sila-sila ang nagsusuportahan. Kaya naman noong October 2022, sabay-sabay na nayanig ang mundo ng ARMY nang inanunsyo ng BTS ang kanilang pagpasok sa military service. 나라의 부름이 있으면은 언제든지 응하겠습니다. 시기가 된다면 부름이 있으면 언제나 응할 예정이고 멤버들과도 자주 얘기하는데 병역에는 모두 응할 예정입니다. Sad, pero yun nga po, kailangan din po talaga nila as an army po, kailangan natin intindihin po yung kung ano po yung responsibility po nila sa mismong country po nila. 1957 ay isinabata sa South Korea ang mandatory military service para sa mga kalalakihan mula 18 anyos hanggang 28, 18 hanggang 21 buwan na magsasanay sila sa loob ng kampo. Kapag sinabi ko, kailangan, totoo. Walang dagdag, walang bawas, walang kasinungalingan. Galit kasi ako sa manloloko. Sa sinungaling at sira sa salita. Ang lakas maka-unprofessional ng walang integridad. Ganon din dapat sa pagpili ng sabon para sa mukha at balat ng sarili nating katawan. Dapat sigurado, dapat kumpleto, dapat epektibo. Kaya ang payo ko sa inyo, huwag iasa sa mga bulero ang kutis na pinapangarap ninyo. Dito kayo sa may kredibilidad, integridad, proven and tested, Skin Pro. Pero may ilang mambabata sa South Korea na sinubukang gumawa ng alternatibong military service para sa BTS na paikliin sa 3 linggo lang ang kanilang military service. Ang sabi kasi ng military side ng Korea, if they will give exemption to BTS, they should also be fair. Bigyan nila ng exemption ng lahat ng mga K-pop groups na male. But how can they do it? Hindi man naiwasan ng BTS na mag-military service talaga. Dahil sa kasikatan ng grupo, 2018, nirepaso ang Military Service Act. Ang ilan tinawag pa itong BTS Law. Sa bagong batas, ang K-pop stars na nabigyan ng Cultural Order of Merit ay maaaring i-delay ang kanilang pagpasok hanggang sila ay mag 30 anyos. And yun nangyari kay Jin. He must enter the military before he comes 30. Makalipas ang halos 2 taon, muling nag-ingay ang ARMY. 12 ng Hunyo, lumabas na mula sa kampo ang panganay ng Bangtan Boys na si Jin. Lahat naman nakatutok sa live. Of course, after that, usap-usap na, uy, napanood mo to na parang nakakatuwa, kompleto sila, ganyan. And very, very happy na for a long time, makita namin ulit sila ng buo. Suot ang kanyang uniporme at beret, hinatid pa siya papalabas ni RM habang tinutugtog sa kanyang saxophone ang hit single nilang Dynamite. Si Jin, imbis na magpahinga at makasama ang pamilya, nagpa-event kaagad. 1,000 maswerteng fans ang kanyang niyakap. Si Marieta Reyes o Etang, miyembro ng BTS ARMY Mom International, ang isa sa maswerteng nakayakap kay Jin sa Korea. Naisip ko pa rin yung nangyari, totoo ba? Totoo bang nangyari sa akin to? Kasi yung hug na yon, never in my dreams, in my ARMY goals. Wala eh, wala talaga, hindi ko naisip na mahahawakan ko sila. Aminado si Etang na hindi kaagad siya naging tagahanga ng Bangtan Boys. Pero nang mapakinggan at inaaral niya ang kahulugan ng kanilang mga kanta, doon na siya talaga nag-umpisang humanga sa pinakamahal na Korean boy band. Doon ko nakita yung message ng group, yung history nila, yung mga pinagdadaanan nila and how they want to spread music and
positivity and make this world a better place. Yun yung nakikita kong goal nila. Nangulekta pa nga siya ng mga BTS merch. May mga unan pa ng cartoonized na mukha ng grupo. Kumpleto rin ang BT21 collection niya. May rare items din siya katulad ng BTS 10H Anniversary Medal. Siyempre, ang sinuot niyang damit noong niyakap siya ni Jin, isinama na niya sa kanyang koleksyon. Hindi masusukat sa merch yung pagiging BTS Army mo. Maraming pwedeng gawin, hindi lang pag-collect ng merch. Kaya sabi ko, this is my way being an army, but aside from this, I support them all the way. Pero para sa lahat ng army na miss na ang BTS. Huwag mag-aalala dahil dito sa Gateway Mall sa Araneta City sa Cubao, matatagpuan ang B-verse Manila. Binibida dito ang eksklusibong augmented reality experience kasama ang hinahangaang boy band group. Tulad na lang sa virtual reality concert, parang naka-VIP pass na kayo habang pinapanood na nagpe-perform ang BTS. At free na magsisisigaw at maghihiyaw! Grabe yung experience. It's unforgettable and sobrang nakakatuwa kasi lahat ng army nagsisigawan. But it's like a real concert. Mayroon ding hallway para sa 7 kwarto kung saan may mga litrato ang bawat miyembro ng BTS. Yung iba doon parang sabi ko nga, hindi ba ito nakikita sa internet talaga? Kaya dito mo makikita. Very appreciative po sa lahat ng mga Facebook groups or like for other people na nag-create ng something for us sa armies na even if wala yung Bangtan, parang each army is reaching out to each other para lang ma-feel na ano na we can celebrate yung 7 boys na nagpapa-happy sa amin. Kung feel ninyo naman na sumayaw sa kanilang mga kanta. Yung exhibit po natin, nag-open po siya noong May 17 and 3 months po siya here sa Level 4 Gateway Mall 2 from May 17 to August 15 and ini-invite ko kayo na pumunta po here sa B-Starverse Manila here at Level 4 Gateway Mall 2. So sa July 9, merong Army Day. We have lots of surprises in store for you. Sa isang taon, 2025, ang pinaka-inaabangang big comeback ng boy band group sa kasaysayan ng musika. We have a long way to go. And together, let's see each other for forever. Dear Co-Army, we're still here, right? I'm so proud of you that you waited, we all waited, we never waver, we all stayed, and we all believe that in 2025, we will all be together with BTS. Patunay na tinutupad ng BTS ang kanilang pangako na hanggang dulo makakasama sila ng nagkakaisang army saan mang sulok ng mundo. Yeah. 여러분들도 우리 한번 같이 들어가 봅시다. The current superstar of our line is none other than our soap. Glupako, glutathione, papaya, and kojic in one beauty bar. It is the only one in the market. Na tatlo ang kulay. Ang hirap gawin ah. Pero sabi ko, bakit ako kailangan mamili? Between papaya, glutathione, and kojic, nakakalito yung mga makikita mo sa eskaparate, di ba? So, dito ka na, all in one. All three actives for whitening, moisturizing, and anti-aging in one soap. And this is another superstar. Ginawa namin mas maliit kasi hindi ba yung iba nagtitipid. So ito, dalawa ang laman. Dalawa ang laman para hindi nga naman mabilis matunaw. This one is your best bet for overall whitening and moisturizing. Glupako Soap.